So nandito na tayo ngayon guys sa Narita Airport Terminal 2. Excuse me, this is where I return my pocket wifi. Okay, thank you. Dito pala guys, sa return box nila. Sorry. Arigato. Hello everyone, this is Los Furukawa and welcome back again to another YouTube video. And for today's video guys, ay nandito na tayo ngayon sa Tokyo Station. So actually, hindi ko na na-film guys yung papunta dito kasi napaka-hassle din talaga. Kailangan natin mag-focus sa mga daan and also kailangan natin makasakay and makarating dito sa Tokyo Station. Kasi 9 a.m. ang ating sasakyan na Narita Express from Tokyo Station going to Terminal 2 ng Narita Airport. So guys, ngayon ang gagawin ko muna since meron pa tayong ticket dito from Musashi Kosugi going to Tokyo, so kailangan natin i-out muna ito. I mean, kailangan na muna natin ilabas itong ticket na to kasi guys, kapag hindi nyo to nilabas tapos nag-Narita Express ka agad kayo kasi lilipat lang kayo ng platform, ang mangyayari sa inyo guys is baka hindi kayo papasukin sa Narita Express kasi kailangan nyo ipapalit yung clock voucher nyo na QR code sa isang regular ticket ng Narita Express. So, akit muna tayo dun sa taas. Pero bago pala ang lahat guys, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10,000 subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger. And gumagawa ako ng mga travel guides sa Philippines and also sa other countries. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. Ticket natin guys from Musashi Kosugi to Tokyo and ngayon ipapapalit na natin itong Narita Express clock voucher natin. Oh, exit pala yun. May mga staff din naman sila dito guys kaya may mag-a-assist sa inyo. Palitan lang natin ang English. Welcome. Ayan o, reserve seat. Oh, first seat, discounted ticket, express train, Narita Airport, Terminal 2. Wala dito, Shinkansen. Scan QR. Mali pala guys, kailangan natin i-scan yung QR. Ito, English. Scan na lang read QR code. Ayan, ito na siya. Ganun lang kadali. So nakuha na natin guys itong Narita Express ticket natin going to airport. So akala ko guys hindi tayo makapasok dito sa may Rapid Line Express. So kailangan na pala kunin agad yung ticket pagkalabas kasi possible na mag-close ka agad kaya mabilisan talaga yung mga tao dito guys sa paglabas and pagpasok sa mga train stations. So meron sila dito guys, New Days Supermarket. Baka dito na lang tayo bumili guys.
Kasi gutom na rin tayo, wala pa tayong breakfast. Hindi na tayo nag-breakfast sa tinuluyan natin. Ohayo. Ano kaya pwede kainin dito, guys? Ooh, waffle. Oh, ito pala may mga sandwich. Ano to? Sushi. Oh, sushi. Oh, try nga natin to, guys. Para mukhang masarap tong orange. Tapos kuha tayo ng may gulay, bacon, lettuce, egg salad. Ito. Tapos ano ba pwedeng inumin? Orange blend. Ayo. Microwave? Do you have a... Michael, no. No, okay. It's okay. No worries. No bathroom? Small plug. Yeah, small. Oh, yeah. Okay. How much? Six? Yeah, 656. Five or six. Okay. Oh, meron din sila mga self-service dito. Ay, arigato. Ah, arigato. Ay. Oh, sige. Saan guys yung car 3? Wala bang assist? Oh, 4 na ito. Finally guys, nandito na rin tayo sa Narita Express. And dito na lang tayo makakain. So mamaya sa airport guys, mag-export din tayo mga pwede pa pagkainan doon. Para busog tayo pagdating natin sa Manila. And last gasos na natin yung sa airport. So excited na ako na makabalik din ng Manila guys, kasi kahit pa paano nakakapagod talaga yung mga lakaran dito. So ang miss ko dito sa Japan guys, yung pagiging organized nila tsaka yung weather. The station where you should get off depends on which airline you are going to use. Please be careful. Passengers departing from Terminal 2 and Terminal 3, please get off at the station for Narita Airport Terminals 2 and 3. Passengers departing from Terminal 1, please remain on board and get off at the final stop, Narita Airport Terminal 1.
If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. So nandito na tayo ngayon guys sa Narita Airport Terminal 2. And 3 hours pa away yung flight. So ang flight kasi natin is 12:50 PM pa Japan time. And ang time pa lang dito is 10 AM. So hanap muna ako ng mga pwedeng gawin dito sa airport. Since hindi pa natin ito masyado na-explore kasi dumiretso lang tayo agad. And bibili din pala tayo muna ng sumika kahit minimum amount lang, para meron tayong remembrance from the Tokyo. Wala kasi tayo nabiling Suica and nawala natin yung Suica sa Shibuya crossing kahapon. Medyo minalas-malas tayo kahapon guys, pero okay lang. At least, di ba? Na-experience pa rin natin itong Shibuya crossing. Sobrang masaya ako kahapon guys na nakailang round tayo dun. Ayan, dito tayo bibili guys ng welcome Suica. Dali, dali. Bili tayo, pila ka agad tayo dito. Please select the desired charge. Please insert money in the credit card. Please insert money now under process. Thank you. Hi. Please take everything with you. Tara guys, may Suica na ulit tayo. Alam nyo ba guys, napaka-convenient talaga na itong Narita Express kasi diretso na siya sa airport and also diretso pa siya sa Tokyo Station. And ang kailangan nyo lang gawin is i-book nyo lang sa clock. And
meron na kayong crew code voucher. So yun yung ipe-present kasi yun din yung kailangan para makakuha ng regular ticket. So marami namang mga machine dun sa mga JR lines around Tokyo Station. So hindi kayo mahirapan. So mamaya na pala natin guys, ibabalik yung ating pocket wifi. And malaking tulong talaga ang ating pocket wifi guys. Kasi kung iPhone user kayo, mabilis malobat kapag data. So hindi na ako nag-eSIM kasi hindi rin pwede sa iPhone 8 Plus ang eSIM. And take note nyo guys, yung mga phone na bawal sa eSIM. And yung mga pwedeng phone. So itong pocket wifi guys ay medyo matagal malobat din talaga. So umaabot ito ng 5 to 6 hours. Kaya hindi ako nahirapan sa Tokyo kasi gamit na gamit talaga ang Google dito sa Tokyo. So saan kaya tayo dito guys? Napakalaki pala nitong departure area nila. Tingnan nyo naman guys kung gano'ng kalaki oh. So nakikita ako ng yellow, parang dun yung Cebu Pacific or self-service din dito guys. Ayun, may smart check-in din sila. Sige nga, try nga natin check-in din sarili natin. Oh, saan pila to? Cebu Pacific. Ano ba? Pila to ng Cebu Pacific guys. Ang haba. So pumila muna ako dito sa napakahabang pila para mag-check-in na kasi napakahaba pala ng pila dito sa Cebu Pacific. Nandun pa siya sa column R and nandito pa lang tayo sa column O. Grabe. Pero guys, appreciate nyo muna yung international departures nila. Try nga natin itong check-in guys na smart check-in. Boarding pass. Okay. What's the reference? R F Z F J S. Tignan na natin kung maglalabas sila. Para mas madali. Okay. Meron? Wala namang receipt. So false alarm. Ayaw gumana nung kanilang smart check-in. So kailangan natin mag-check-in talaga dito sa napakahabang pila. At nangyari sa setback. So nakabila pa rin ako ngayon sa check-in guys and nasistress yung mga Pinoy dito guys kasi yun nga may rule ang Japan airport na kapag may over excess sa baggage per kilo kailangan mo magbayad. So hindi ko alam yung exact amount guys pero dapat guys kung pabalik kayo ng Pilipinas beware lang sa baggage allowance yun kasi talagang delikado guys kapag napasobra kayo. So ito sa akin 20 kg lang tapos yung hand carry 7 kg. So make sure na dapat hindi lalampas doon kasi kung hindi magbabayad kayo ng malaki per kilo dito. Nataranta na sila guys kasi nakapahan sila. Yung iba talaga nag-over baggage talaga dito. Luwa ng mga pagpapasalubong. So meron na tayong boarding pass guys and bago tayo mag-proceed sa immigration baka kumain muna tayo dito and meron din pala ditong tax-free shop guys kung sakali may nakalimutan pa kayo for pass na dito. So ang gagawin ko, kailangan na natin ibalik itong pocket wifi natin kasi baka mapagbayad tayo ng 20,000 yen. Napakalaki din yun guys. Alam ko may bayad din ito kapag may damage or hindi nyo nabalik yung pocket wifi. So hanap tayo ng exit muna. Excuse me, you want to return the pocket wifi? I don't know. Okay, it's okay. Ah, ito. Ito ata. Excuse me, this is where I return my pocket wifi. Okay, thank you. Dito pala guys sa return box nila. So nabalik ko na yung ating pocket wifi na ginamit dito sa Tokyo for how many days? 6 days I think. So mura ko lang siya nabili sa Tokyo guys kaya
Lapin nyo lang siya sa clock thing. Grabe, oh, tignan nyo naman yung departures nila. Napakarami. Grabe. So, kita ko naman yung sa atin. 5J5055. Japan Airlines ito. Saan sa Sebok? Kailangan na natin pumasok. Dito ba sa shop and dining? Oh, customs. Pagkatapos ba nitong shop and dining, wala na tayong makikita dun sa taas. Diretso na ba tayo ng customs, yes? Kaya yung design nila, guys, may Pokemon dun sa taas. Meron dito silang Pokemon store pagka-akyat nyo ng kanilang airport. Kapit ang mga Pokemon, guys. Mini stuff, guys. Wala, ang dami. Mga Pikachus, tsaka Eevee. Oh, Charmander. Squirtle. Venusaur, Blastoise. Charizard. So, kung may natitira pa kayong yen, pwede nyo gamitin dito yan sa Pokemon Store for the pasalubong. So, ako kasi, guys, wala na ako natira for pasalubong. So, pangkain na lang natin itong natirang yen natin dito sa Japan. And, mamiss ko ang Japan, guys. Ay, paalam, Japan. Uy, may McDo. Ito dapat yung McDo na kakainan natin in the first week. Merong Muji sa likod ko, guys. Tapos ito mga Japanese product na nasa gilid. Oh, 47 prefectures. Grabe, guys, oh. Tokyo handkerchief. Dami pala. 47 prefectures pala ang Japan. Tokyo prefecture. Done. San tayo? Kanagawa. Kanagawa prefecture. At mahanap natin si Kanagawa. Okinawa, next time na yan. Fukuoka. Dami. Kain muna siguro tayo, guys, dito sa kanilang McDonald's. Tingnan nyo yung McDonald's nila. Alam ko, masasarap pa. Oh, merong McFlurry. Zoom nga natin para makita nyo. $396.98. Arigato. So, dumating na yung order natin, guys. Fries. Itong McFlurry. Itong Fanta. Tapos itong kanilang teriyaki burger. So, let's eat na, guys. Nagutom na tayo. Ito na yung last gastos natin sa Japan, guys. Kasi babalik na tayo naman. Talagang sinulit yung yan yun. Hindi na natin kasi alam mo kailan tayo makakabalik ulit dito sa Japan. Sarap yung teriyaki sa sila. Para siyang lasang chicken filet. Kung may teriyaki sa curry. Sarap ng mga kinakain ko ngayon, guys. Try na itong teriyaki chicken burger, itong McFlurry, itong fries nila, at itong Fanta na soft drink.
guys, ubusin ko na lang itong mga kinakain ko ngayon sa McDo. And didiretso na tayo kaagad sa Manilang Customs and also sa immigration. I think ang oras ng boarding time natin is 12:05. So ang time pa lang naman dito is 11:45. So may 50 minutes pa tayo para kumain. So kailangan ko na rin bilisan kumain din. Pero guys, try nyo itong McDonald's dito sa Japan. Ang sasarap din. And halos kalasa din guys sa Pilipinas. Good news! Kasi hindi tayo gumamit ng diet tab. So kaya, anong tawag dito yung mga Imodium. Hindi nasakit yung chan ko kapag gumakain ako ng mga Japanese food. Ibig sabihin, okay naman yung mga kinakain natin dito talaga. From the ramen, sushi, takoyaki. From here, dito sa McDo. Okay na okay yung Japanese foods. So recommended talaga para sa Pilipinos. Pero magdala pa rin kayo guys ng diet tabs in case of emergency na lang. So doon na tayo kumain guys sa McDonald's. And dito pala tayo makakabili ng Royce Chocolate dito sa airport na mismo. Ang pangalan ng store nila is Jolly Express, tapos Japan Tax Free Shop din ito. So, pa-stop muna ako dito guys para makabili tayo kahit isa lang ng Royce Chocolate kasi yun yung hinahanap natin sa Mega Don Quixote nung nakaraang araw ba yun? Ah, hindi kahapon lang pala guys. So, ito pala yung mga Royce Chocolate. So, ng flavor yung kukunin natin. Itong blue na lang. Ito ata yung normal chocolate lang. Ah, milk chocolate siya guys. Ayan. Meron silang dark chocolate tsaka matcha. 864 yen pala ang price. Pare-pares lang naman sila. Meron naman Nama chocolate din. Itong milk chocolate na lang muna. Purchase of Nama chocolate is limited up to 20 boxes per person. Do you have a small plastic bag? Yeah. How much? Okay, 3 yen. How much to do the item of cooling bag with like chocolate? Oh, how much? Cooling bag? Yes, small size 110. 110 yen. Okay. Total 977 yen. Okay. No, wait. 3 yen. 3 yen. Okay, sorry. Okay, I got the can I have the receipt? Okay. Arigato. Let's go na guys. Pasok na tayo. Scan lang pala yung boarding pass tsaka passport. Ah, hindi, boarding pass lang. So medyo mahigpit sila guys kasi kahit sapatos pinapatanggal and also marami silang bag na hinaharang. So pinapabuksan talaga nila yung maleta guys. Seryoso ba? May Akihabara ulit dito na electronics, grabe. Baka mapabili na naman tayo dito guys. Takip mata na lang tayo siguro dito. No? Kaya no, grabe napakaraming budol dito sa Japan ha. Panay gadgets oh. Budol to the last. Grabe. Oh, Akihabara Plus. Dapat talaga guys, may malaking budget kayo dito sa Japan kasi panay budol dito yung makikita nyo. Diyos ko po, takip mata na lang. Magkano? Hala, 10,000. Ay, out of stock pala. 12,000 yen. Diyos ko po. Madadali talaga kayo dito. Makana yung mga headset nila. 6,000 yen. Oh, noise cancelling. Ito magkana yung Marshall. 17,264 yen. Wala, mura lang to guys. Oh. 6,000 lang. Oh. 809. Oh. Microphone, adjustable. Meron na tayo nito eh. Yung Marshall na ganyan. Grabe ang mura. 17,000.
pa 27,000 eh. Na-stress ako dito sa Japan, guys. Panay budol to the last. Grabe. Aalis ka na lang ng Japan. Dami pang budol. Tatawa ako. Akala ko nakaligtas na ako sa Akihabara. Mayroon pa palang Akihabara din dito sa airport, no? Finally, guys. Papunta na tayo sa boarding gate. And meron pa rin dito, guys, ng cafe. Hindi natapos-tapos ang budol dito sa Japan. Magkakape ba tayo or wag na? Sa Manila na lang siguro, guys. Tama na yung gastos dito. Ayan o. Meron pang paso na kape. Kita nyo? Grabe, napakaraming budol dito sa Japan, guys. Na-miss ko talaga itong Japan, guys, dahil sa kanilang weather. Sorry. And also, guys, grabe. Ang bait na mga tao rin dito sa Japan. And na-appreciate ko talaga sila sobra. Lalo na yung pag-help nila sa akin na habang naliligaw ako. Kung anong mali sa ginagawa ako, ganyan. And yun yung mamimiss ko, guys. Pero yung budol, syempre, hindi yan. Ay, grabe. Napakaraming budol talaga dito. So, mag-ready talaga kayo ng budget nyo dito sa Japan, guys. And mamimiss ko to talaga. And na malapit na tayo sa ating boarding gate. And medyo nalulungkot na ako ngayon kasi aalis na tayo dito sa Tokyo. Guys, hindi pa ako ready umalis ng Japan. So kung may extra money lang and also multiple entry lang tayo na 90 days ang duration, susulitin natin to. Kahit unli-libs pa po eh, no? Joke. So bawal kasi yun sa Pinas yung napakaraming libs din kasi hanggang 12 to 15 days lang ang vacation leave natin dito. Pero yun, guys, sana ay makabalik pa tayo dito. Japan Embassy, baka naman no, sa next na punta natin dito, multiple entry na. Please, 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 Japan Embassy, sana ay multiple entry na ang i-grant niya sa akin. Kasi gusto ko talaga, guys, ma-experience yung lahat ng prefectures ng Japan. So malapit na malapit tayo sa ating boarding gate. Grabe, hanggang dito may budol pa rin. Hindi na natapos-tapos. Kaya tumahabang pila, guys. Baka sa Cebu Pacific to. Mali. Ayo. Okay. Arigato. Guys, tignan nyo naman kung gaano ko organize it ng Japan. Oh, merong row 1 to row 35. Meron ding row 36 to row 57. Zoom natin para makita nyo. Ayan, no? Medyo malaki yung airplane. Ayan kaya ito. Sa pinakadulo pala tayo. Immigration, syempre hindi mawala yun. So ngayon ay 6 PM na rin dito sa Philippines and tagal ng biyahe namin, ha? Almost 6 hours din from Tokyo. So I'm very excited na makauwi din kasi pagod na rin from the Tokyo trip. And siguro mamaya natin patuloyin pagkakuha natin ng bagahe natin itong video na to para makita rin kung ano yung pagbabago sa arrivals dito sa Philippines. So kanina pala, guys, sa airport pa lang narita, nag-fill out na tayo na e-travel form. Kaya hindi na ako na-hassle ngayon dito. Pero pwede naman kayo mag-fill out dito sa mismong Manila na. Kaso ma-hassle pa kayo.
pero ito, QR code meron ako. Yan lang naman yung kailangan ng customs tsaka ng immigration. So important talaga ang i-travel pabalik ng Manila. Hanggang ngayon kinukuha pa rin siya kahit nung nag-Singapore and Malaysia and Thailand tayo. Kinukuha talaga yung i-travel. Okay, napakahaba na naman ang pila guys sa immigration. Dito ba yung immigration? Philippine passport. Dito tayo. Haba ng pila guys. Grabe ba itong haba ng pila na naman ngayon sa immigration for foreign passport lang pala yun guys. Kaya pala naghahanap ako ng Pinoy kanina, wala masyado, pero mga Pinoy din kasi. So dito tayo sa e-gates, Philippine passport. So napakahaba rin ng pila dito. So doon na tayo sa immigration guys, and grabe sobrang tagal. Nakapila na nga ako sa manual kanina para hindi na tayo ma-hassle sa mga nag-error na machines. Pero yan, napahaba ang pila and napatagal din talaga. So kukunin na lang natin yung bagahe natin guys. And mas bet ko talaga guys yung sa manual kayo pumila. Kasi kapag naka-digital kayo, yung printed stamp lang yung makukuha nyo. Kapag manual naman, syempre tatatakan talaga nila ng mismo stamp. And ako talaga ay nagko-collect ng mga stamps all over the world, syempre. Yun yung ano natin, katibayan eh, sa passport. So, hala, asan yung mga bagahe? Sobrang late na guys. Ayun lang guys, napakahaba ng pila. Hala, paano malalaman kung yung bagahe mo ay sa'yo? Kung same ng kulay, di ba? Finally guys, nakuha na rin natin ang ating bagahe and time to say goodbye na sa Naiya Airport and to the next travel vlog series. Maraming salamat sa pagsama sa Tokyo Travel Vlog po. And sana ay nag-enjoy kayo and marami kayo natutunan sa trip natin sa Japan. So I think yun lang guys. If you guys like this video, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost for Rukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostforrukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys. I really appreciate you being here. Let's start in another travel vlog series again in the next one. Bye!